toko yung kasko. Ito po. $2,400. Kinita ko lang po ito sa pandemic income po. At unang-una ay nagpapasalamat. Coach Lito Mercado at sa Coach Doge de los Santos dahil sa full support niyo sa amin at lalong-lalo na po sa friend namin si Engineer Coach Dinjo Peraer. Magpapasalamat po ako sa iyo, Coach, at ang aking direct upline, Coach Amer Herrera. Dahil sa iyo, ito po ako ngayon kumikita dahil ito po yung nag-push sa akin para gawin ang negosyo na ito. At nagpapasalamat din po ako sa mga grupo ko, sa mga downline ko, sa mga leaders ko na sumuporta sa akin na ginagawa ang negosyo. At nagpapasalamat din ako sa mga tao na nag-reject sa akin, na nagsabi na isa akong scam. Mabuti na lang nagpa-scam ako sa Empower Coaching Racing. At ito po ngayon ang kinita ko sa scam. At mensahe ko lang po sa mga OFW, kung gusto niyo mabago ang buhay ninyo, message lang niyo po ako at tutulungan ko kayo kung paano kumita dito sa Empower Consumerism. Thank you, guys! Hi, guys! Good morning! Sungit yan si Sir at nandito po ako ngayon sa office ng Empower Consumerism. At meron po tayong business partner na i-interviewin at nag-incast po siya ng 84,772 pesos. For part-time lang. Siya po ay si Kuya Ray Bacaro. Ayan, siya po ay from Philippines. Ayan. Galing po siya ng Iloilo. Kapis ba, Kuya? Kapis? Ayan, sa mga bahay ng mga aswang. Joke lang. Ayan, so, hi, Kuya Ray. Ito si Kuya Ray, napakagwapo, di ba? Ayan, guys. Ibaba ko ng konti para makita niyo. May kawig ako. Ang taas ng ilong. May kawig akong artista eh. Si Katsupoy. Ayan, so Kuya Ray, congratulations pala. Ang laki ng winning cash mo, no? So, 2,400 Singapore dollar, equivalent for 84,772 pesos. Ayan, part-time lang po ginawa ni Kuya Ray. So, Kuya Ray, paano mo po nagawa yun? Yun lang ba yun? Or ilang ano mo po ginawa yun? Yung time ng pandemic lang. Kasi... Grower. Ilang buwan ako noon na walang pasok, mga 2 months at higit. Wow! Ngayon na, ang una-una po ay nagpapasalamat ako dito sa mga coaches natin na nagturo kung paano gawin ang online. Lalong-lalo na kay Coach Nomar at saka si Ma'am Joy. At ang mga visionatres, si Coach Emano, si Coach Dodge, at ang aking direct upline yun. Wow! Ang napakaganda niya ang direct upline. Unang-una, nung... Shout out daw, pangalan, hindi po binanggit. Aking upline na si Coach Amer Herrera. Yun siya, magandang dilag. Magandang dilag, grabe. Unang-una, dahil na-stuck na kami sa bahay, wala kaming trabaho. Siyempre, andito tayo ngayon sa Empower Consumerism. Ano ang dapat gawin natin? Di mag-online, mag-invite, at gawin ang negosyo. Kaya sinubukan ko lang kung maganda nga. Yun ang resulta ko. Kumikita nga talaga. Malaking halaga. Tutukan mo talaga siya. So Kuya Ray, ano po yung trabaho mo dito sa Singapore? Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Marami ang position ko, driver, quality control. Kami ang nagtitimpla ng mga ready-mix concrete at dinideliver po namin. Ganun. Mga supplier kami ng mga konkreto dito sa mga high-rise building dito sa Singapore. So Kuya Ray, bakit mo po ginawa itong Empower Consumerism? Kasi kung titinan po, magkano po yung sahod mo dyan sa...
sa trabaho mo po dito? Mababa lang, mga 3K lang. 3,000, no? About 90,000 Singapore dollar. Pesos? 90,000, almost 90,000. Mga 90 to 100,000, ganun. Wow, sama naman. Pero ginawa mo itong power consumerism. Sa araw-araw mong expenses, bahay mo, transport mo, pagkain mo, papadala mo pa sa Pilipinas yung iba, at saka mga tinutulong mo rin sa mga kamag-anak mo. Minsan, nasi-zero balance din yung kinikita namin. Kaya, naisipan ko bakit hindi ko gawin ang empower consumerism. Dahil nakikita ko dito na maraming yumayaman nga talaga dito sa Empower Consumerism. So, kuya, paano mo po siya ginawa? Yung business na to, paano po? Through online ba? Through Facebook? Through TikTok? Through YouTube? Ano po yung mga backbone mo dito para mo siya ma-expand? Unang-una, ginawa na ako ni customer ng FB Ads. Tapos ang market ko ay nasa Hong Kong. Nakakuha ako ng isang leader doon. Yung leader ko sa Hong Kong, kumuha din ng leader sa Pilipinas. Ngayon yung leader niya sa Pilipinas, andoon na sa hub namin. Pinag-aaralan yung negosyo. At saka nakakuha din ako ng leader sa Qatar. Wow! Yun po, nag-7 heads yung Qatar ko. Tapos yung Hong Kong, going to 15 accounts siya. Kaya maraming palo ang dumating sa akin. Tatlong palo, ganun. Kaya medyo kumita ako ng malaki. Ang galing naman. So kaya rin mga ilan na po yung mga downline mo? I mean, saan bansa po yung mga downline mo? Yung mga business partner mo? Marami kaming downline sa iba-ibang bansa. May sa Amerika. Wow! May sa Canada. Wow! Sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Qatar. Wow! Mayroon din kami sa Africa. Kaso yung Africa namin, hindi siya nag-work. Nag-critic lang siya ng product. Ganun. Product user. Galing-galing naman. Oo. Ayun, so Kuya Ray, pwede mo pang bigyan ng masigabong o magandang mensahe ang ating mga kapwang OFW na gustong gawin yung negosyo? Ito lang mensahe ko sa mga kapwa ko OFW. Kahit sa ang sulok man kayo ng mundo, kailangan talaga natin ng part-time. Kasi yung kung asahan man natin ang sweldo natin, wala at walang mangyari sa akin, sa atin lahat. Kasi kahit anong laki ng sweldo mo, sa mahal na ngayon mga bilihin, wala talaga mangyari. Kaya ginawa ko itong Empower Consumerism na ito para mabago din ang buhay ko. At nararamdaman ko na magkakaroon na ako ng time freedom, family freedom, at saka financial freedom. Malapit ko na makamit yun. Wow! Grabe naman. Nakaka-inspire naman ito si Kuya Ray. Ang alam ko, Kuya Ray, narinig ko sa balita, ano, na nagpapatayo ka ng iyong mansyon sa Batangas. Tama ba, Batangas? Sa Batangas. Grabe, kwento mo naman, Kuya, yung mansyon mo. Sa ngayon, inuumpisahan pa lang ang pinapagawa naming bahay kasi may mga bahay din ako sa Maynila. Kaso, siyempre, kung gusto mo talagang maging ano yung kalagayan mo, pumunta ka sa mga province para kasi mga presko yung mga hangin doon. Kaya doon kami magpapatayo ng bahay. Wow! Inuumpisahan na nila ngayon ipatayo yung bahay namin para bakasunan lang yun. Wow! So, kuya, ilang rooms yun? Excited ako dun sa bahay na yun. Ilang rooms po, kuya? Kung gusto mo, bigyan kita ng extra. Ay! Grabe! Grabe naman! Nakakaano naman. Nagiya naman ako doon. So, siguro, kuya, ilang rooms po yun? Ilang bedrooms? Tama lang yung mga tatlong rooms muna. Two-story house? Ano lang, sa bungalow lang. Kasi hindi naman tayo pwede magpagawa ng malaking bahay doon. Baka sabihin nila, mayaman na mayaman na tayo. Why not? Yes, we claim it. So, kuya, last message po sa kanila na kung bakit nila gagawin itong negosyo na to. And then, pakilala mo ng mabuti ang iyong sarili para sa ating mga viewers, syempre. At bigay mo po yung Facebook, TikTok, at YouTube para po sa ating mga viewers. At pwede ka po nilang i-follow. Oh, sige. Unang-una, ang pangalan ko pala ay si Rinaldo Bacaro, isa akong OFW dito sa Singapore.
at ang province ko ay sa Ilonggo, sa Iloilo, Capiz, ganun. At hi mo muna sa Ilonggo. Hi, kumusta ka muna mga kababayan namo nga Ilonggo kag Ilongga? Pakinggan niyo ang aming message. Kung gusto ninyo, pwede ka namin mabulikan para mabago din ang buhay ninyo. Yun! Ilonggo-Ilonggo talaga! Okay, so ngayon, translate mo yun sa Tagalog. Sabi ko, kung gusto niyo mabago ang buhay ninyo, i-message niyo kami, pwede namin kayong matulungan. At ituro namin sa inyo kung paano kumita dito sa Empower Consumerism. Kasi dito nyo makakanta ng financial freedom, family freedom, at saka time freedom. Yes! Grabe! So kuya, bigyan mo naman po sa kanila ang iyong Facebook at ang iyong TikTok channel. At kung may YouTube ka po, pwede mo po i-plug po dati. Ito ang aking FB, Rebantes Bacaro. At ang TikTok ko ay RM, Coach RM. Wow! Yeah. RM. RBM. Ayan, so grabe nakaka-inspired po si Kuya Ray kasi nakita ko po siya before when I got started to empower consumerism talaga. Napakabait po talaga ni Kuya Ray, napaka-humble at I'm not mistaken, ilang beses na rin po siya nakapag-check-in dito sa empower consumerism, marami no? At ang last ko pong nakita yung check-in niya is that was 2019, no, Kuya Ray? That's what, 100,000 pesos din, no? So, a few months lang, at ito naman ngayon, so, sa apat na account lang niya, in-cash ito. So, ibig sabihin, si Kuya Ray po ay 15 accounts. So, apat na accounts pa lang yung na-in-cash niya. Ibig sabihin, mayroon pa siyang mas maraming perang nandoon, pero, kumbaga, sa kanya is, in-cash niya lang yung 84,000 pesos para lang po sa kanyang maybe, mayroon siyang bibilhin, na kung ano mga ano niyan. So, naka-Kuya Ray na po yun. Kasi hindi na natin alam kung anong binili niya doon. No? Yes, baka ano, binili niya ng ano, babae, joke lang. Ayan. So, grabe si Kuya Ray talaga, guys. Very humble and talagang napaka generous kasi lagi po sila nagbibigay po sa amin ng pagkain dito every Sunday. So, we are very lucky kasi nandito po kami sa office ng Empower Consumerism. At talagang napaka very mapagbigay po ni Kuya Ray at napakabait. Wala ka pong masabi dito, kahit anong sasabihin mo, wala pong problema. At grabe, na-inspired po talaga ako sa mag-partner na to kasi dalawa po sila, couples. Talagang ginagawa po nila yung Empower Consumerism. So, yun guys, huwag niyo pong kakalimutan na syempre, i-follow po natin si Kuya Ray sa kanyang Facebook at sa kanyang TikTok. Ayan, TikTok niya na nakakatuwa yung mga TikTok ni Kuya Ray. Ayan, sa mga TikToker dyan! Labas-labas ang mga paa. Ayan. So, don't forget to like and subscribe my channel, Sungit Yans. Again, thank you so much for watching and God bless everyone. Thank you! Thank you.